Noong April 9 ay nagulat ang mga netizens nang dinisown ng komedyanteng si Ethel Buba ang kanyang Twitter account na may 1.6 million followers. Nakilala ang Twitter account ni Ethel sa mga witty tweets nito. Madami namang mga Twitter users ang nag-tweet ng kanilang mga theories bakit biglang itinanggi ni Ethel ang kanyang Twitter account na naging matapang sa pagpuna sa gobyerno at sa mga public officials gamit ang kanyang mga witty tweets. Kagabi ay naglabas na ng video si Ethel para i-explain ang kanyang side. Bakit nga ba niya dinisown ang kanyang Twitter account at sino nga ba ang may-ari ng kanyang Twitter? Narito ang detalye. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Ayon sa report ng Rappler, ginawa ang Twitter account ni Ethel noong January 2012. Noong panahon na yon ay kilala na si Ethel bilang isang komedyante. Sumikat si Ethel noon sa reality TV show sa GMA Network na Extra Challenge. Pero ang pagpasok niya sa social media ang mas nagpadami ng kanyang tagahanga. Sa Twitter account na under sa kanyang pangalan, may mga tweets si Ethel na tungkol sa iba't ibang mga topic at may dagdag na signature statement niya na charot sa huli ng kanyang tweet. Ang mga tweets niya ay tungkol sa pag-ibig, pamumuna sa mga public officials at kahit sa political issues. At biglang nakilala si Ethel sa Twitter. Taong 2016, nang naglabas ng libro si Ethel na may pamagat na hashtag Charotism, The Wit and Wisdom of Ethel Buba. At noong October ng 2016 ay mas dumami pa ang kanyang mga followers. Sa interview niya kay Boy Abunda ay sinabi ni Ethel na siya ang tao sa likod ng kanyang mga viral tweets. 2018, nang umabot sa higit 1.3 million followers ang Twitter account ni Ethel. Ayon pa kay Ethel sa interview sa kanya ni Anthony Taberna, bawat opinion ko pinag-iisipan at saka binibrainstorm. Taong 2019 ay sinabi ni Ethel na may social media consultant siya na nag-i-edit ng kanyang tweet bago ito i-post. Anya, sa panahon ngayon, di na basta-basta pwede magbitaw ng salita sa social media dahil matatalino ang mga tao dito. Ako lang ang di pa sure. Charot. At sa interview niya noon sa It's Showtime ay sinabi niyang may admin siya na tumutulong sa kanya sa account at pinagdidiskusyonan nila ang kanilang mga tweets. Pero noong nakaraang linggo ay dinisown ni Ethel ang Twitter account at sinabi niyang fake ito. Sa kanyang Instagram account ay sinabi niyang, "Beware of this fake, Twitter." Sa isang YouTube vlog na pinost ni Ethel ay kanyang nilabas ang kanyang side sa pangyayari. Sa vlog na may pamagat na Ethel Buba, vlog number 50, The Revelation, ay pabirong pinangalanan niya ang may-ari ng Twitter account na fake Cuneta. Ayon kay Ethel, noong 2016 ay nagparamdam sa kanya ang totoong may-ari ng Twitter account sa pamamagitan ng isang kaibigan ni Ethel, pero hindi direct sa kanya. Naging ka-close daw na may-ari ng account ang mga kapatid ni Ethel. Finallow daw ni fake ang mga kapatid ni Ethel sa Twitter. Ayon kay Ethel, ay may account siya sa Twitter noon, pero nawalan siya ng gana dahil nakaka-bad vibes ito at hindi na siya naging active doon sa kanyang real account. Ninanakaw daw ni fake ang mga pictures at posts ni Ethel mula sa Facebook account ni Ethel at kinokopya nito sa nasabing fake account. Kuhang-kuha daw ni fake ang mga salita ni Ethel sa mga posts nito at natuwa naman si Ethel sa mga posts niya kasi puro lang naman daw nakakatawa ang mga posts nito. Klinaro na noon ni Ethel na hindi niya account ang Twitter ni fake. Dahil sa madami ang natuwa sa tweets ni Ethel, ay tinawagan siya ng Viva at nakagawa siya ng libro. Dahil dito, ay kailangan ang kinin ni Ethel ang Twitter account dahil nag-feed naman siya ng mga ititweet doon sa fake account. Pero nilinaw niya na kahit nag-feed siya ng mga tweets doon sa account na yon, ay wala siyang direct contact doon sa admin ng account at dinadaan niya lang sa mga kaibigan niya.
Pero noong 2019 ay nag-iba na daw ang mga tweets ng account at nakafocus na sa politika. Hindi na nagustuhan ni Ethel ang mga tweet nito at pinagsabihan niyang huwag na mag-tweet tungkol sa politika. Kaya pinareport ni Ethel ang account dahil below the belt na ang mga tweet nito. Lalo pat sa sitwasyon ngayon na may pandemic ay nag-tweet ito ng mga kontra-administrasyon na tweets. Naiyak si Ethel dahil pinapalabas daw ng fake account na pinagmumukhan nito na maramot si Ethel. Nagalit si Ethel sa admin dahil sinisiraan siya sa account niya ito sa Twitter. Klinaro ni Ethel na hindi niya pinagkapirahan ang fake Twitter account. Napansin daw ni Ethel na hindi na siya kinokopya ng fake account sa mga tweets nito. Dahil sa inis niya sa fake Twitter account ay tinanggihan niya ang offer ng Viva para sa book 2 na kanyang libro noong 2018. Kung binayaran man daw ng mga dilawan ang fake Twitter account ay walang alam si Ethel. Huwag daw magalit sa kanya ang mga tao. Nag-message pa daw ang admin ng account na huwag na i-report ang account na fake at sabihin na lang daw na na-hack. Ilang beses nang tinanggihan at sinabihan ni Ethel ang admin ng account na itigil na ang mga controversial tweets. Klinaro din ni Ethel na wala siyang death threat na natanggap kaya dinisown niya ang account. Klinaro ni Ethel na may bago siyang Twitter account na may 1,000 subscribers na. Ayon pa kay Ethel ay hindi lang isang tao ang gumagamit ng fake account na yon. Klinaro din niya na wala siyang issue kay Mocha Uson at hindi siya anti-Duterte at sa katunayan ay sinuportahan niya si Pangulong Duterte noon at binoto niya ito. Nakiusap si Ethel sa vlog niya na magkaisa na lang ang lahat dahil sa sitwasyon ngayon. At para sa mga bashers ay huwag na idamay ang baby nila ng asawa niya sa pangbabash. Sa inyong palagay, sino kaya ang totoong may-ari ng fake Twitter account ni Ethel Buba? I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!